Hello everyone! Ngayong gabi ay ipapakita namin sa inyo kung paano mag-set up ng SpongeBob Cubes Cabinet. Ito ay pwede sa mga bata, pwede rin sa matanda. Kaya isa-set up po ng aking asawa para makita nyo kung paano. Kaya ito na! Okay, tayo ngayon ay magsiset up ng SpongeBob Cabinet. Ang unang gagawin ay dapat paghiwalayin itong kanyang pinakang division at ito yung kanyang door. Yan, door. Ito yung mga division at flooring. Ito. Hiwalay natin upang mabuo ang cabinet ni SpongeBob. Yan. At ito po yung hangiran sa kabilang side mamaya pag natapos. Siyempre, kailangan ito kung saan siyang gagamitin natin para pagkabitan upang mabuo ang atin pong cabinet. At siyempre, medyo matagal ang ating paggawa. Kailangan merong merienda. Yan, may merienda tayo kasi medyo matagal ito. Merienda. Okay, pisa na po natin. Merienda. Handa tayo ng apat nito muna. Apat. Okay, pagkatapos ay ikakabit isa-isa sa magkabilang dulo. Yan, kakabit nyo. Ganyan lamang. Lalagay yan. Ganyan. At tiyakin nyo po na maganda ang pagkakabit para hindi siya matatanggal. Yan, dapatin nyo pong higpitan. Yan, medyo tumutunog naman po pag nakalak na ng maayos. Okay, so ganyan po ang kanyang magiging posisyon. Then ngayon ay isa-isa nyong ilalagay yan ng papaganyan. Kabit, lagay nyo. Ayan. Ito. Okay. So sa paglalagay po pala, dapat itong side na ito na plane ay siyang nasa labas. At ito ay siyang nasa loob para magandang tingnan yung nasa labas. Pero kung gusto nyo naman na ito yung nasa kabila, walang problema. At ito yung nasa loob. Depende po sa inyong taste. Ah, ganyan. Okay. Ingat nyo yung ilalagay. Ganyan. Ito'y ganun din. Kabilaan po yan. Yan. Tapos, ito ay ito. Yan. Dito po ito. Okay. So, yan. Tapos, lalagyan po rin natin dito ng pinakang lagayan ng lock. Okay. Yan po. Lagyan natin yan dyan. Tapos ito. Ay, naririyan. Yan. Tiyakin nyo lamang po na mahigpit ang pagkakalagay. At ito ay naka ganyan. Kinakailangan po yung sa harap ng pintuan ay ganyan siya para malinis sa harap. Yan. Ganyan po. Then, lagay kayo ng pinakang sahig. Yan. Ito yung inyong paglalagyan ng mga damit.
Ayan. Diba? So, ngayon po ay nabuo natin yung first layer niya. Okay. So, gaya ng sabi ko po kanina, ito at ito dapat magkapantay. Ganon, ganon. Kaya, ito ay ating lalagay na ganon. Okay. So, yan po. Dapat ganyan. Malinis yung sa harap. Okay. So, buo natin yung first part. Tag ulit tayo. Tag. Ganyan lang po yan. Ganyan lang yan. Yan. Po yan. Yan. Kailangan i-check nyo lagi kung nakalak ng maayos. Yan. Para hindi siya tagal. Then, ganun po ulit. Nalagay lang ulit kayo dito. Ayan. Dito. Ayan. Dito naman. Ay. Ganyan lang po. Ayan. Ganyan lang po siya. Dito, ganun din. Okay. Ayan. Okay. So, tapos, lalagay lang ulit kayo ng pinakang sahig niya. Ayan. Kung makikita, ganyan lang kadali. Ayan. Okay. Igaganyan nyo lang po yan. Yan. Titiyaking maganda ang pagkakalagay. Pagkatapos, lagay ulit kayo dito para sa third layer. Ayan. Patasa po. Pwede naman kung medyo magaan ang inyong anak, gawin nyo lang upuan ang inyong anak. Joke lang. Okay. Ayan. Then, ganun lang uli. Oh, ba? Tapos, pang huli, ay, lalagyan nyo uli dito ng pinakang lock sa taas. Ito yung pinakang huling lock sa taas na bahagi po niya. Okay. Yan. At katulad si Abi ko, dapat pare-pareho yan hanggang taas. So, ganyan po. Ganyan. Buhay pa. Lumulukso. Yan. So, tapos na po. Para hindi pumasok ang alikabok, kinakailangan protektado ang taas. Dapat ay merong lock sa itaas. Parang alikabok, ang mga duming malalaglag ay hindi dyan pasok. At protektado ang inyong mga damit. Okay. So, ngayon, tapos po natin ang unang bahagi. Ngayon, para maging kaayang tingnan, ay kinakailangan lagyan natin niya ng pinakang pintuan niya. So, ito po ang kanyang pinakang pintuan. Siyempre, maganda na sa una ay talagang kulay dilaw sa itaas. So, yan po. Ating ilalagay sa itaas na bahagi, kulay dilaw. Yan, ganyan lang po yan.
Maririnig niyo naman po yan tumutunog. Ibig sabihin po ay naglalak siya ng maayos. Diyan sa itaas. So, yan po yung unang bahagi. Diba? At ito po yung hukas. Bubuksan nyo. Yan. Lagay ang mga damit. Pag nilagay na, isasara nyo. Ching! Okay. Depende sa inyo kung anong kulay ang gusto nyo isunod. Eh, kasi medyo magkamukha sila. O, di yan. Diba? Magkulay. Sunod na pinto ang ilalagay. At ito, kagaya ng ating unang ginawa, tutulak nyo rin lang po yan. Yung medyo tulak na parang medyo galit kayo ng kaunti lang. Yan. Para dinigit. Okay. So, yan. Okay. Dalawa na ang pintuan. Lagay ang mga damit. Sarado. Okay. At panghuli. Aha. Pwede ito. Kasi medyo bagay naman po sila. Dilaw, may dilaw. Okay. Yan. Okay. Medyo lumalaban. Tigas. Yan, pasok. Ito yung sa last part. Ating lalagay. Dali ha. Ayan po. Ganyan lamang. Ayan, narinig nyo tumutunog. Okay. Ayan po. Buo ang unang box natin. Okay. Buksan. Lagay ang mga nilaban. Tinubi. Isara. Isara. So, ganyan po. So, ngayon, nabuo natin yung unang box. Ang susunod natin gagawin, kailangan ulit natin ito. Yan. Ito. Kailangan natin yan. Kasi, ito ay ating ilalagay na dito. Ganito lang po ang gagawin natin. So, susunod, maglalagay ulit tayo ng isa dito. Yan. Nakaganyan. Okay. Yan. Sunod, ito naman ay nakaganyan. Ganyan po yan. Tapos, dito natin ilalagay. Okay, di po ba? Madali lang sundan. And then, ito, ganun uli. Bago natin ito ilagay, lalagyan muna natin na sa ilalim ng kanyang pinakang sahig para tayo hindi mahirapan maglagay ng kanyang sahig. Okay. Ganyan lamang po yan. Okay, ganun. Yun. Tumutunog na. Sabihin, naglalak na siya. Patapos. Yan. Okay. So, yan po. Sandali, nagkamali tayo ng kaunti. Ito ay pangalawa. So, kagaya nito, dapat ay gagawin ulit natin yung ganong procedure kanina. So, magkakabit po uli. Gaya nito. Kakabit lang uli natin yan. Yan. Tapos, ito ay lalagyan natin dito. Kanyang lock. Yan. Then, titiyakin nyo lang po na mahigpit. Yan. At, saka, lalagyan dito sa kapila. Magdin po ang procedure nyan. Lalagay dito. Okay, yan. Ganun din po ulit. So, yan. At ito ay ilalagay yung pinakang salo doon sa ilalim. Yan.
Yan. So, ganyan po. Para lang kayong nagbubuo ng puzzle. Tapos, ay lalagyan nyo ulit ng ganito dito. Yan. Ganyan po ulit dyan. Sandali. Ating ayusin para mas matibay. Kailangan kasing nakadikit ng maayos para kung sakasakali na hindi inaasahang matumba, tibay siya. Ito, ipuli kayo dito ng ganito. Okay, ang sunod po, ganun uli. Ulit lang uli kayo sa ganong procedure. Yan. Ganong procedure lang po uli ang ating gagawin. Kakabit ito. Yan. Lang po uli. Okay. So yan po. Kitam. Ano lang po siya. Okay. So yan po. At ganoon din dito sa kabilang gilid. Pero bago yun, kita kailangan lagyan nyo muna ulit ng sahig. Sahig. Yan. Lagyan nyo po ulit. Sahig yan. Okay. Didiin nyo lang magkabilang gilid. And then dito. Po. Gaganyan nyo lang uli yan. Yan. Dinan nyo lang magkabilang gilid. Tapos nyan ay lagyan po lang natin dito ang kanyang hawakan panglock sa gilid. At dito ay ganun uli sa gilid. Ngayon, so, nasa kanyang bahagi na ito, hindi natin ito lalagyan ng ganito. Ang gagawin po natin ay magdadagdag na lang ulit tayo ng isa dito. Yan. Dagdag po tayo dito. Ng isa. Sa taas. Dagdag po tayo dyan. Sa taas. Ng isa. Uli. Dagdag po tayo. Ito. Okay, yan po. Yan lang ilalak ulit yan. Yan. Tapos, isa po ulit dito. Yan. So, ulit dyan. Siguro magtatanong kayo bakit mahaba yung space. Kasi yan po ay gagawin nating lagyan ng hanger. Hangiran. Yan. Ito. Ganito uli. Yan. Okay. Then, para hindi uli pasukin ng alikabok, ay lalagyan natin ito. Ito na yung kanyang final. Yung kanyang roofing. Tapos po. Ayan. So ilalak natin. Tanan! Tapos. So kita po natin. Buo na.
ngayon ay lalagyan natin ng pintuan. Lagyan natin ng pintuan siya. Lagyan po natin siya ng pintuan. So, bago po yon, mas maganda na bago nyo lagyan ng pintuan, ito inyong ilagay na. Ito po yung sasabitan nyo ng hanger. So, lalagyan nyo na po yan dyan sa itaas para sigurado na maayos ang inyong hangiran yan. Kakawit lang po ninyo yan dyan sa kabilang gilid at saka nyo lalagyan ng lock. Okay. So, makikita nyo po, ito yung hangiran. Yung mga polo, long sleeve ng inyong anak, uniform sa school, dito ihangir para hindi lagi magugusot. And then, lalagyan nyo na po yan ng pinto. Okay, ngayon po mayroon tayong tatlong kulay ng pinto. Depende na sa inyo. So, nakikita kong mas magandang ito ay sa baba. Para maganda ang combination ng kanyang kulay. Yun, ano lang po, tumuturog naman po yan. Nagbabadyang okay na. So, medyo yun ang kulay. Sulod natin ito. Yan po. Tapos, gaganyo nyo lang uli. Ah. Then, ito ang sa taas. Okay. Di po ba? Oh, depende po sa inyo kung anong kulay ang gusto nyo ng pagkasunod-sunod. Pero sa akin, okay na ito. Ang ganitong kulay. Diba? Okay. Kita nyo? Ngayon, so ready na siya. Pwedeng i-double check nyo na lang kung nakalak ng maayos. Inayos nyo ng lock. Medyo higpitan. At isa-isa nyo nang ipasok ang inyong mga nilabhang tinupi. Ilagay dyan. Yan. Ilagay dito. Ilagay nyo dyan. Ilagay nyo dyan. So, yan po ang kinalabasan niya. So, maganda po. Matibay. Kahit tig-dalawang kilong damit. Pagkatapos nito, ay magmemerienda na. Okay. Sana po ay nakatulong sa inyo ang simpleng paraan kung paanong buuin itong SpongeBob cabinet. God bless po.